Guys, so tumuli na naman pong nagpakitang gilas si Hiroshima sa kanilang latest practice na kung saan nga po'y ginamit niya at pinakita niya ang kanyang master rebound niya, talagang 40 niya noon pa man. Bilib nga po ang Hiroshima dahil tila ngayon nga lang po sila nakakita ng ganitong klaseng kalibre ng player at sobrang tangkad pa na si Kai Soto. Kasi nga naman napapansin talaga nila yung pag-rebound ni Kai Soto ay parang inaabot lang niya ang bola. Kumbaga parang nililiyad niya lang, no, dahil hindi naman din ganoon kataasat ang ring board ng Hiroshima. Itinuturing nga po na isang halimaw itong si Kai Soto pagdating sa paglaro ng basketball dahil na rin po sa kanyang trademark na malakas ang dakdakan. At syempre, no, dito nga po sa Hiroshima ay ine-expect talaga nila na mas magaling pa at ibubuhusan ni Kai Soto ang kanyang galing sa kanilang magiging unang laban sa March 8. Marami po ang nagsasabi na dapat daw, no, hindi biguin ni Kai Soto at talagang ipakita niya ang kanyang best. Dinigyan na nga rin po si Kai Soto ang signal ng Hiroshima na talagang pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya pag nasa loob siya ng court. Tulad na lamang po sa pagtira ng tres ni Kai Soto na kung saan nga po ay mahina siya. Pero hindi naman po tayo mabibigo sa pagdakdak ni Kai Soto, sa pag-assist at sa pagsupalpal niya sa mga kalaban, which is doon talaga siya nakilala nung naglalaro pa si Kai Soto dito sa NBA Australia. Sa pagkakataon nga pong ito, no, sa naging press con sa kanya kahapon po, no, itong Hiroshima Dragonflies ay talagang tinanong siya kung ano pa ba ang kahinaan niya bukod sa pagtira ng tres. Well guys, wala na pong kahinaan si Kai Soto bukod dyan dahil talagang all around talaga itong si Kai Soto. At napansin po yan sa maraming highlights niya nung naglalaro pa po siya dito sa Adelaide, no, kitang kita po yan ng mga fans. Kaya naman dito po sa Hiroshima Dragonflies sa B-League sa Japan ay inaabangan talaga ang kanya magiging una. For sure magiging trending at viral ito, hindi lang sa mga Japanese fans, pati na rin po sa mga Filipino fans na talagang sumusubaybay at nagtitiwala dito kay Kai Soto. Sa katunayan nga po, hindi pa talaga pinapakita ng buo ni Kai Soto ang kanyang magagawa, no, dito sa practice game nila. Dahil syempre kapag pinakita niya na ito, wala nang aabangan ang mga fans sa magiging laban nila sa March 8. At kung anong klaseng Kai Soto ba ito at bakit ganun kasikat etong si Kai Soto sa mga Japanese fans at sa mga Filipino fans. Well guys, yan po yung talaga nakakaabang kay Kai Soto, no. May mga ginagawa siya na very unexpected at nagagawa lang niya yun, no, sa final or actual game na talaga, hindi po sa practice game. Dito po kasi sa practice game ay parang pa-easy-easy pa lang si Kai Soto, no, kung mapapansin nyo. Yung pag-rebound niya parang easy lang talaga sa kanya, yung pag-duck-duck niya, no, hindi po ganun talaga pang malakasan. Well guys, lahat po yan ay masasaksihan natin sa March 8. So abangan natin yung magiging unang laban ng ating pambatong na si Kai Soto. So don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.